Hello po mga kababayan. Kasama po natin ngayon ang ating anim na IP leaders at datus from Mindanao wide and coming from different regions. Kilalanin po muna natin sila. Magandang gabi po. Ako po si Dato Ramon Bayaan galing sa Kidapawan City sa North Cotabato, isang leader ng Ubo Manubo sa probinsya ng North Cotabato. Ako po si Dato Bingala George Mandahay, isang EDMT Ancestral Domain Management Team sa Ancestral Domain ng Ubo Manubo galing sa Davao City. Ako po ay si Lipatuan Joel Unat, Tribong Ubo Manubo, isang chairman sa Mindanao Indigenous Peoples Conference for Peace and Development, MIPCPD. Ako po si ED Ampiawan Dato Bawang, membro ng Tribong Higaunon at board member doon sa probinsya namin sa Agusan del Norte bilang IPMR mandatory Indigenous People Mandatory Representative ng Taraga Region ng probinsya namin sa Agusan del Norte. Ako po si Dato Nahikiad Jumar Bukalis sa Tribal Chieftain po sa Liangas, Rigao del Sur. Nagrepresenta sa tatlong tribes doon sa Liangas, Rigao del Sur. Ako po si Dato Danguyan, isang tribal chieftain sa Agusan del Sur. Ilan po ba ang populasyon ng ating mga IPs sa Mindanao po? Para malaman sa lahat, ang tribu sa buong Mindanao, mayroon tayong 18 major tribes. Tapos nabilong siya sa 25 provinces. At saka mayroon tayong estimated population na 6.7 million. At saka sa buong Pilipinas, 60% ang IP andoon sa Mindanao. Ano po ang nais po nating iparating sa ating mga kababayan? Dahil po ngayon sa social media, lahat po ay may boses. Andito kami sa Maynila ngayon. Una, pinaalam namin yung situation ng katutubo sa Mindanao. Ang katutubo sa Mindanao hanggang ngayon, ang pinaka-problema yung situation ng pagpatay ng mga CPPNP doon sa mga legitimate IP leaders. So dahil doon, nagkaroon tayo ng resolution resolution for calling the GRP and President Rua Duterte. Ang sabi namin dito na kailangan ihinto ang peace negotiation kasi itong peace negotiation ito naging malaking flexibility ng CPPNP para makapasok doon sa mga lugar ng tinitirahan ng iba't ibang tribu sa buong Mindanao. Kasi ang CPPNP isang labag ng kultura ang kanilang pamahalaan. For example, yung pag-establish ng kanilang governance, wala sa kultura yan. Yung pagpatay ng mga leader, wala sa kultura yan. Yung pag-establish ng different mga front committee or mga pag-establish ng mga pulang baga ni Kuman, wala sa tribu yan. So yun ang dahilan bakit andito kami sa Maynila karon ngayon para ipaalam namin sa gobyerno na kailangan tulungan ang tribu, ipaalam ang nangyayari sa ground para naman ang tribu magkaroon ng kapayapaan habang andyan sila sa kanilang mga ancestral domain. Ang maliwanag po ninyong gustong iparating ay itigil na po yung peace talks ng gobyerno at ng CPP NPA. Tama po ba? Tama yan, tama. Kailangan ihinto natin itong peace talk na ito kasi walang benepisyo na makuha ang tribu sa peace talk na ito. Ano po ang masasabi nyo doon sa mga lumad na nakikita nyo pong nakikilahok sa mga rally? Ang masabi ko lang po doon sa nakilahok ng rally ng mga tribu, napilitan po ito kasi galing sa community nila, hindi si yung traditional na bakwit at saka yung tactical na bakwit, hindi naman sang-ayon doon sa kagustuhan ng tribo sa lahat. Kasi hindi naka sa aming kultura, tradisyon na ang tribo magbakwit dito sa baba tapos mag-rally. So yung taktikang bakwit, ginawa nila para magkaroon sila ng propaganda na makarating dito sa Maynila kasi may nag-agitate, nagdala ng nagastos ng tribu para makarating dito sa Manila, magmanilakbayan, para makapropaganda at sirain yung pamahalaan natin, sirain yung
yung Pilipinas natin, sirain yung reputasyon ng Pilipinas. Kayo po, anong masasabi nyo na may mga ilang katutubo na sumisigaw, katulad na lang po nung rally, na itigil daw ang militarisasyon? Ma'am, doon sa Mindanao, no? Doon sa amin, lalo na doon sa Caraga, lalo na doon sa ancestral domain ko sa Agusan del Norte. Wala namang militarisasyon doon. Wala naman. Wala mang ginawang militarisasyon doon. Kung hindi, ang nanggugulo doon ang CPPNPE talaga. Sir, ano naman masasabi niyo doon sa sinasabing stop the killings of Lumad? Pinagpapatay daw po sila ng mga sundalo. Nabaliktad yun, ma'am. Ang sabi nilang stop killing for the Lumad, ang tinutumbok nila yung military. Pero sa record namin, kasi andun kami nakatira talaga sa bundok, nakita namin yung patay, nalaman namin sino ang nagpatay, witness ang karamihan ng barangay at saka sityos na ang nagpatay si PPNP. Mayroon tayong listahan, mayroon tayong number from 2016 up to 2018, andyan pa rin yung lamay ngayon ng pinatay ng NPA. Tapos from 2016, wala kaming listahan na pinatay sa military. Sila ang may listahan. May mga pangalan ng commander, may mga pangalan ng mga IP leader na mga pinatay. So, yun ang parang kabaliktaran na kahit yung kamatayan ng tribu na ginagawa nila ng pinatay, isang propaganda pa rin na para masuportahan ang kanilang kilusan. So, ibig sabihin, ang sinabi nilang ang CPPNPE, ang sabi nila, yun mga mamababait na tao, yun ang sinasabi nila doon sa mga komunidad. Para sa amin, hindi. Kasi nag-count kami ng mga tribal leader na pinatay nila. Yun ang dahilan, isang bagay na andito kami, para yung mga pinatay na yan nila, na almost 300 to 500 up to now yung pinatay nila, maghingi yung tribu sa buong Mindanao sa justice. Maghingi ng tribu sa tulong ng government na i-document natin yan. Oh, yung mga pinatay nila, isabi sa tribu sinong pangalan ang nagpatay, saan ilibing yan, ilan ang ilibing sa isang butas. So ito yung isang dahilan dito na parang masakit. Nag-rally sila na yung military nagpatay. Hindi, maraming mga memorandum of understanding na yung military at saka mga Lumad, mga katutubo, nagsama doon sa ground. Ang tanong lang dito, mayroon bang pinatay ang military dito sa Maynila? Bakit dito sa mag-rally? Wala. Ibig sabihin, ang CPPNP maggawa-gawa lang ng mga salita, mga punto para sirain ang reputasyon ng ating gobyerno, na yung gobyerno natin, yun ang nagmamahal ng tribo. Ano ang pagmamahal ng tribo sa ang pagmamahal ng government sa tribo? Binigyan ng ancestral domain. Millions of hectares ang binigay ng gobyerno sa tribo sa ancestral domain. Millions ang binigay ng tribo para ma-educate ang mga bata. Mayroon tayong almost 1,000 ngayon, ma'am, na malapit na mag-graduate galing sa pera ng government yan. Mayroon tayong mga kababayan ngayon na mayroon na mga livelihood doon sa mga bundok. Binigay ng gobyerno natin yan. Marami na mga sundalo ngayon na naka-beneficiaries doon sa double na sweldo. Saan galing yan? Saan galing yun sa military? Ano ba ang masabi ngayon sa NPA na ito yung binigay nila para sa isang bata? Wala. Ang nangyari lang yung mga batang hinikayat na para pag-attend ng CPPNP, namatay during encounter. Maraming mga testimony, ma'am, sa mga parents na nag-iyak. Hindi namin alam ang mga bata namin. Pagbalik dito, patay na, bangkay na. Sino man ang nagawa dyan? Ang mga CPPNP na yun ang palagi nilang pinaling lang yung mga katutubo na walang kamumuang-muang, walang education, yun ang parang pinagsamantalahan nila. Ibig sabihin ba, yung pagpatay ng tribu ng CPPNP, hindi ba kasalanan yan? Bakit nabaliktad ngayon ang may kasalanan? Ituro ko nga ang may dakmalaking kasalanan at saka may tinatawag na martial rule ang CPPNP. Kasi yung martial rule nila, yun ang dahilan, may forced evacuation, may forced pagpatay, may pag-treat doon sa mga tribu. Ang tribu ngayon, hanggang ngayon, bakit walang development, ma'am?
kahit andyan yung mga MP, andyan yung mga armado, andyan yung mga organization niya. Ang MP talaga ang totoong nagpatay ng mga katutubo, hindi ang military. Para malinaw lang sa lahat, no? Bakit sinasabi dito sa Maynila na i-stop ang militarisasyon doon sa Mindanao? Bakit wala mang militarisasyon doon sa Mindanao? Wala man, ma'am, ang nagsisigaw ng militarisasyon dito lang sa Maynila. Pero doon sa Mindanao, wala mang militarisasyon na nangyayari. Ano ba ang i-stop? Ano ba ang itigil? Ano ba ang itigil? Malaking kalokohan, malaking kasinungalingan yan. Sa totoo lang, bakit may nagsumbong na may mga katutubo na nakaranas sa militarisasyon? Na ako po ay isang membro ng tribong Higaunon, isang board member, isang bilang indigenous people mandatory representative sa probinsya namin sa Agusan del Norte, doon sa Caraga. Hindi pwedeng sabihin na itigil ang militarisasyon kasi walang militarisasyon na nangyayari. Sa totoo, humingi pa kami ng tulong sa military, sa PNP, para maitigil na itong pagpamatay sa CPPNP sa tribo. Ang totoo, ma'am, daan-daan na mga membro sa tribo, mga leader sa tribo na pinapatay ng NPA. Yung ngayon, bakit ako bilang board member sa probinsya namin na IPMR sa tatlong tribo, sa tribong Higaunon at Manubo Mamanwa, bakit ako nagpumilit na lumuwas sa Maynila? Kasi po gusto ko po na ipaabot sa ating mahal na Pangulo, si Presidente Rodrigo Roa Duterte, na sana naman, President, matulungan nyo kami na maimbestigahan ang totoong nangyayari doon sa Mindanao, lalo na sa patayan doon sa tribo na gawa ng CPPNPENDF. Yun ang gusto ko. Para yun ang panawagan ko, para sa ganun, mabigyan ng hustisya ang mga nangyayaring patayan doon sa tribo ko, ma'am. Maidagdag ko doon sa mga kasamahan ko. Una, itong pagsali sa rally, una-una dyan, ma'am, yung mga nagsasalita sa rally, hindi yan mga katutubo. Naipasuot lang nila sa bisti ng katutubo, tapos sila magsasalita. Yung mga katutubo dyan, ilan-ilan, hindi nagsasalita dahil hindi nila alam bakit andito sila sa Manila. Yun ang nangyayari, ma'am. Pangalawa, itong martial law doon sa Mindanao, hindi tayo maniwala na kami ay naiinis sa martial law, kami ay hindi gusto sa martial law. Hindi totoo yun, ma'am. Ang nagsasabi dyan, yung mga legal front organization ng CPPNP na gusto nila na matigil ang martial law para makabuylo sila uli. Sa ngayon, ma'am, na medyo napigil ang pagpapatay sa mga tribo dahil sa martial law. So malaking tulong sa amin ang martial law. Pangatlo, ma'am, itong CPPNP nakabayulit sa kultura namin. Pinaalis ang mga katutubo, dinala dito sa Manila, violation sa kultura yan, ma'am. Pinagsisigaw ang mga kabataan namin na sabihin na si Duterte, si Presidente Duterte, walang nagawa. Violation sa kultura yan, ma'am. Hindi namin ugali na ipahiya namin yung malaking leader sa lipunan. Hindi ugali ng katutubo, ugali ng komunista yan. So, kaya yung mga nag-rally, sana naman hindi tayo maniwala dyan na totoong busis sa tribo yan. Hindi busis sa tribo yan. Busis ng komunista yan, na gusto ng komunista ipabagsak ang gobyerno ni Pangulong Duterte para sila ang maghawak sa gobyerno. So sana naman, ang isa sa panawagan namin
yung lahat ng mga media, PNP, NBI, lahat ng mga ahensya sa gobyerno, sana imbestigahan itong mga patuloy na pagpatay sa mga tribo doon sa Mindanao para malinaw ang lahat na yun pala ang nagpatay, hindi military kundi CPPNP. Maraming witness, marami kaming pwedeng hukayin na ipakita sa publiko na ito ang pinatay sa NPA. May mga witness kami, ma'am. So yun lang ang maidagdag ko doon sa mga kasama ko. May idagdag ko lang dito sa resolution na nagawa namin na parating dito sa Maynila o dito sa presidente natin, na paloob itong tatlo na ginawa ng NPA doon sa Mindanao. Una, napaloob ito sa naganap namin sa last summit doon sa Cagayan. Una, itong PTC, permit to campaign. So kung magsali ka, maging kandidato ka ng isang politiko, hindi ka makapasok doon sa area na hinawakan, doon sa area ng community, kung hindi ka magbigay ng PTC, permit to campaign. Pangalawa, itong pagsunog ng mga equipment ng mga government at saka yung mga pribado, katulad doon sa mga plantation, sunugin ang mga bako, sunugin ang mga lahat-lahat na equipment para hindi makarating doon sa community ang development ng mga IP. Pangatlo, itong extortion. Palaging naghingi sila ng mga pera doon sa mga miners, lalo na doon sa mga loggers, lalo na doon sa mga plantation. Isali pa nila paghingi yung katutubo na walang-wala talaga. Hingian pa nila ng mga manok, ng yung mga binuhay nila doon, hiningian ng manok. Kung hindi man manok, kung walang pagkain sila, hingian ng bigas. Makikita mo yun ang ginawa nila na hindi maganda, lalo na pahirapan nila ang IP doon sa Mindanao. Dagdag ko din ito sa sinasabi ng aking mga kasamahan. At panawagan ko dyan sa mga CPPNP na doon nakakuta o nag-stay doon sa aming ancestral domain, na kung pwede, huwag nilang gawing kuta o taguan ang aming ancestral domain. Itigil na nila ang pagtago dyan. Pangalawa, yung pagpatay sa mga tribal leaders na hindi sumasama sa ilang patakaran o sa kanilang samahan, huwag nilang patayin. Itigil na ang pagpatay. Ang pangatlo, yung mga pagdala nila ng mga tribo, kabataan dito sa Manila para gamitin nila sa mga rally na walang kamumuhang at walang alam kung anong sasabihin. Yun ang isa naman na hindi pwede sa tribo. Kaya ang tribo, mga tribong manubo, lahat ng tribo sa Mindanao, hindi marunong magawa ng kanyan. Kundi kinikilala namin ang batas. Kaya itigil nyo na ang pagdala ng mga tribo dito sa Manila na gawin yung ginagamit lang ninyo. In behalf sa 18 major tribes sa Mindanao, belong to the 25 provinces, kami nagpapasalamat sa kay ma'am na binigyan ninyo kami ng panahon na maka-express, makasalita sa matagal ng panahon na parang yung issue ng katutubo, yung pagpatay, pag-discriminate, lahat yung pagbitbit ng mga bata na walang alam yung mga parents, sa ngayon naisabi na namin. Kasi minsan yung media hindi nila kami maintindihan. So yun ang dahilan bakit hindi kami pinapansin. Pero lastly, panawagan talaga na yung CPPNP, kailangan mag-alis kayo sa ancestral domain ng tribo. At saka panawagan namin na yung mga katutubo lahat nandyan pa sa kilusan ng partidong CPPNP, magbalik tayo sa loob ng sa ngalan ng batas, magbalik tayo sa ating ancestral domain. Yun ang tutukan natin, yung ancestral domain natin na maging madilipo, madevelop.
at saka magbalik tayo sa kanyang sa ating mga kaliwatan. So panawagan din natin sa ating mahal na pangulo. Alam naman natin na ang ating mahal na pangulo, no, sa Bisaya pa, presidente, dipangga mangyud nimo ang mga lumad gikan pa dito sa Davao City. So naghanyo mi sa imuha. Pila na kalibo ang nangamatay nga tribo. Ikaw mismo nakahilakpot ka panahon dito sa Malagos. So ang imong gisulti nga walaon ang NP dito sulod sa among ancestral domain sa ngalan sa tribo sa Tibuok Mindanao, presidente, kami andam nga mosuporta sa imuha ug andam mi magpakamatay usab para lang kini nga usa ka dako nga kadaot sa tribo nga mao ang partidong CPPNP mawala na. So kami karong adlaw, karong hapuna, daghan kami og pagpasalamat kanimo, ilabi na sa imong membro sa kabinete nga diin nakikatubang kanamo aron mahimong mapadayag ang among gibati. Kana lang, mahal nga pangulo, og payong hapon kaninyong tanan. Sir, hindi ba kayo natatakot sa ginagawa nyo ngayon? At ano po ang nag-udyok sa inyo na maglakas loob para po magsalita po? Takot na kami. Yun nga, nagpumilit kami na lumuwas sa Maynila para maiparating sa ating pamahalaan, lalo na sa ating mahal na presidente, na sana mabigyang pansin, maimbestigahan, sabi ko, ang nangyayaring patayan doon sa tribo na gawa ng CPP in PANDF. So gusto namin, ma'am, na mabigyan ng hustisya. Gusto din namin na kami po ay maprotektahan sa ating pamahalaan. Kasi inuubos na kami ng CPP in PANDF. Yun ang masasabi ko, ma'am, na ang sinasabi sa rally na sinisigaw dito sa daan, na ang tribo daw nakaranas ng militarisasyon, ang totoo. Walang militarisasyon doon sa aming ancestral domain doon sa Mindanao. Kung hindi ang NPA ang nagagawa ng masamaan doon sa tribo namin. Sa totoo, ma'am, gusto namin ipanawagan kay sa ating mahal na Pangulo na sana ipagpatuloy niya ang kanyang marsyalo. Kasi ang marsyalo sa ating mahal na presidente, siya ang nagbigay safety sa amin doon sa Mindanao. Kasi kung wala ang marsyalo sa ating mahal na Pangulo, sigurado mas marami pang mamamatay na mga leader o mga membro sa tribo. Kasi po, ma'am, daan-daan talaga na membro sa tribong, lalo na sa tribong Higaunon, tribong Mamanwa, tribong Manubo, lahat na mga tribo sa Mindanao ang pinapatay ng CPPNP. Linibing na parang basura, hindi man lang linagay doon sa kabaong, kung hindi diretso na linibing doon sa hukay. Minsan may hukay na tatlong tao, limang tao, anim na tao ang linilibing. So panawagan ko po sa lahat na ahinsya sa ating gobyerno, sa lahat-lahat, sana maimbestigahan, mahukay ang mga pinatay ng CPPNP para sa ganun malaman, matuklasan sa lahat sa buong sambayanan kung ano talaga ang kasamaan ng CPPNP NDF doon sa aming lugar sa Mindanao. Ma'am, sa totoo lang, no? Sa totoo lang, ang CPPNP NDF, siya ang totoong terorista talaga doon sa Mindanao. Sir, sa tingin niyo, bakit po pinagpapatay ng NPA ang ating mga lumad, ang mga katutubo? Dahil ayaw na umayaw na kami sa kanila, dahil kumalas kami sa kanila, kasi alam namin almost 50 years na kami ginagamit sa CPPNP, walang magandang nangyayari, walang naitulong sa amin. Ngayon gusto na kaming umiwas, gusto na kaming umalis sa kanila. Yun ang dahilan na pinapatay kami
para matakot kami, para hindi kami hindi kami umalis o hindi kami makipaglaban sa kanila. Para sa ganun, may magagamit sila, kasi po ma'am, totoo man yan, nasabi ang tanong sa karamihan, bakit marami ang sumama sa kilusang CPP and PANDF? Hindi kami kusang sumama. Pinipilit kami, tinatakot kami. Yun ang totoong nangyayari. Bakit kami, kung hindi kami sumama, o tignan mo ngayon kami, ma'am, bilang mga IP leader doon sa Mindanao na umiwas na sa kanila, hinahabol kami nila, gusto nila kaming patayin, pero ang mga kasamahan namin sa masamang palad, napatay ng CPP and PANDF. Yun talaga ang dahilan. Ang kasalanan lang namin sa kanila, bakit kami nila pinapatay? Dahil sa ayaw na namin sa CPPNPA, ayaw na namin talaga. Gusto namin bumalik na sa gobyerno, kasi ang ating gobyerno, siya ang talagang nagbigay ng magandang kinabukasan sa amin, lalo na sa tribu. Andiyan na yung IPRA, yung Republic Act 8371, pero hindi namin napapatupad doon sa aming ancestral domain dahil sa CPP and PANDF. So yun lang, ma'am. Itong resolution na ito address sa ating President. Output ito ng summit sa CDO. Almost 600 indigenous peoples yung nagperma dito, para malaman lang ng presidente yung dahilan bakit ipahinto ang pistok. Pangalawa, malaman ng presidente ano ang ginagawa ng CPPNP sa mga katulubo sa Mindanao. At saka malaman ng presidente na ang tribo ngayon kailangan ng tulong, isecure yung kanilang buhay, isecure ang ancestral domain, at saka bigyan pansin yung economic situation ng mga katulubo sa buong Pilipinas. Yun lang, at saka maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga dato, mga IP leaders na nanggaling pa po ng Mindanao at nagpunta po dito sa Maynila upang marinig ang kanilang boses, ang kanilang hinaing. At maasahan po ninyo na ito ay makakarating sa ating Pangulo at sa buong Pilipinas, para po malaman ng ating mga kababayan ang inyong pinagdadaanan bilang mga katutubo. Maraming salamat po.